Hi guys, welcome back to our channel. Si Carlo nga na naman pala. May mga dumating sa ating consignments. Yan. Sabi ko naman sa inyo, minimum of 10 pairs tayo. Nasunod naman niya. Tapos may mga dala siya pang watch. Tapos pahig naman siya sa 10% each pair na consignment fee. Tapos nandito si Sir Jason. Nakausap ko na siya kahapon sa IG about sa Military Block 4. Tsaka kasi naghahanap talaga kami ng sizes. Kahit na may mga on-hand kaming sizes, syempre. Alam naman natin yung Jordan Military 4, parang tsaka mga Jordan 4 to Jordan 1, talagang hindi mo makakaila yung ano. Yung laro niya sa market talagang maganda. Tulad ng nangyari sa Red Thunder, sa Lightning hindi masyado, pero tingin ko dito sa Jordan 4 magiging maganda yung laro niya sa market. Kaya maraming salamat kay Sir Jason kasi to the rescue siya. Sa tayo yung napili niyang pagbenta ng Jordan 4 Military Block niya. Thank you po. Baka may shoutout po kayo. Shout out sa kuya ko, palike ng page niya, Ben Montero Visuals. Ano pong makikita nila dun sa page? Photography. Okay. Nag-aano po siya sa mga event yun? Sa mga event. Sa kasal, binyan. Sino po yung kasama niyo ngayon? Katrabaho ko. Shout out pala sa store namin sa Black Scoop. Off niyo po ba ngayon? Ako ang side hustle lang. Side hustle. Yung mga gusto ko. Na may work tapos sumaside hustle lang. Ayan. Katulad yung labos. Maraming salamat ulit. Saan pa po kayo galing yan? Sa Tayuman. Tayuman. Maraming salamat. Sa mga nanonood dyan, mga resellers o sa mga nanalo ng raffle, accepting pa rin kami ng Jordan Military 4 Block. Punta nyo lang dito or message nyo kami sa IG. Pero mas prayo namin siguro yung bulk sizing na ano. Para iisang seller na lang. Tsaka, ano tawag dito? Para hindi na kayo mapalayo. Pwede natin ipaship o ganito, basta nego na lang tayo. Yun. I hit record a drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, Finnish friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. So yun guys, Carlo nga na naman pala. Ito na naman tayo, nagbabalik. Ang date natin ngayon is May 23, Monday. Time check natin, 5:45 PM. And may mga nabenta tayong ilang pairs kanina. Nag-buyout din tayo ng Jordan 4 Military Black. Nakita nyo naman kanina sa mga unang part ng vlog na to. Tapos ngayon, may mga dumating kasi sa ating essentials eh. Hindi pa natin alam kung ano-ano yung mga laman nito. Pero ang sure ko lang, napakarami nito. Ayan. Nag-invest talaga tayo sa essentials. Pero si boss ang naka-deal nito na nakuha niya ata lahat 'to ng SRP lang. So, 'yun. Excited ka na ba? Opo. Nag-mic ka, sabi mo opo lang. Meron lang ako nito. So 'yun, napakarami kasi nito. So iisa-isahin natin, buksan 'to para mapakita rin natin yung mga available items natin. Pero by the way, yun pala guys, mag-create din kami ng isang Instagram account pa. Doon natin ilalagay yung mga available nating merch tsaka apparel. So, search nyo lang kami sa IG, ang official account namin. _flip_apparels. Yun lang. Sa first item nito, syempre unahin na natin itong katabi ko. Size small ng desert taupe. Hindi ko alam kung hoodie to or what. Ayun. Desert taupe, small. Ito siya guys. Laki talaga ng essentials, ng sizing ng essentials. Talagang oversized talaga. Ayun o. Sweatshirt. Yun. So, yun guys. Available pala to. May ilang colorway tayong available. Sa pagkakaalam ko, meron tayong seafoam, cream. Abangan nyo na lang. Ipopost namin lahat yan. Sige. Ano ba yung hawak mo ngayon? Next is size small na color iron. Small din. Yep. Pants. Ah, okay. Sweatpants naman. Color, iron colorway. 1977 din. So, yun. Hindi natin alam kung magkano pa natin ipopost to each. Pero, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang, guys. Ako naman ulit. Yun ulit. Desert
Desert taupe din kasi yung kanina. Pero ito naman, medium size. So, hindi ko na siya i-open ng talagang totally open, guys. Kasi same lang naman sila. So, may medium tayo tsaka small. Abangan nyo, may input pag kaya natin sa system mamaya. As in lahat. Or bukas na. Kaya naman. Kaya naman. Yan ang gusto ko kaya. Para-paraan, yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Guys, hindi napapagod to. Ganyan ata talaga pag galing ka sa isang fast food chain. Ako na nagsasabi sa kanyang ano, tumigil lang siya sa pag-i-input pero ayaw pa niya. Sige, ano yung hawak mo ngayon? Desert taupe din, medium pero pants naman. Pants yan? Ah, okay. So, pwede mo pala siyang i-partner dito sa medium din na ano. Ayun guys. Open ko na nga, kasi medium din ito kasi. Partner yan guys. Ayan o. Keep this love in a photograph. Sweatshirt tsaka sweatpants. Pares desert top and pares din medium size. Ano bang masasabi mo kung i-compare mo siya sa mga kunyari true? Ayan, susuot mo. Kung i-compare mo siya sa jacket mo na suot mo ngayon tapos yung hawak mo essentials, anong masasabi mo siguro? Parang mas comfortable pag ito yung sa essentials kahit makapal. May mga ganun kasi talagang tela guys. Yun naman din yung kinagandahan sa essentials. Kahit pa makapal yan guys. Kasi parang lang, may essentials din kami sa bahay. Pero hindi sa akin. Hindi sa akin. Disclaimer lang. Sa kuya ko. Ang tawag dito. Pag nasuot mo siya, parang makapal siya pero hindi siya ganun kainit sa katawan. Yun yung kinagandahan sa essentials. Huwag mo lang siya isusuot. Siyempre na talagang tirik yung araw. Tenen, tenen, tenen. Eto. Hoodie naman. Guys, ganda. Ganda. Ang pinakamabenta kasi sa ating colorway is yung cream tsaka yung black talaga. Pero dito sa oak, parang ngayon pa lang tayo makakuha ng gantong colorway pagdating sa hoodie. Pero honestly, parang magkakaparehas lang siya. Yung desert taupe, yung itong oak, ano pa ba? Ang madali lang ma-distinguish na colorway yung ano, para sa akin yung seafoam. Seafoam tsaka yung black. Pero pagdating sa mga gantong colorway, medyo brownish. Parang ang hirap i-distinguish kung ano talaga yung colorway. Unless titignan mo talaga doon sa tag niya. Ayan. Oak. Ano ba yan? Hawak mo ulit ngayon. Next ay desert taupe large. T-shirt yata. Ito. T-shirt naman. Ah, kompleto pala tayo. May pants, may sweatshirt, may t-shirt. Okay. Parang kung maputi ka, parang andali isuot nung desert taupe na colorway. Guys, maputi ako dati, guys. Kakamotor ko to. Kakamotor ko to, kaya kaganyan. Pero sayang kasi gluta eh. Tsaka sayang yung ano ko, Jik. Kaya tinamad na ako. Tumawa tayo ulit. Desert taupe din, na medium. So, tingin ko ay hoodie. Hoodie siya. So, hindi ko na siya bubuksan. Same colorway lang. Oak ulit na small size. Na hoodie. So, hindi ko na siya bubuksan ulit. Desert taupe na large. Hoodie. So, yun. Halos lahat ng desert... Parang karamihan na na-open ko, desert taupe. Pati ito, desert taupe. Ayun. So, kompleto tayong sizes pala. Siguro, ganun yung kinuha ni, in order ni boss. Complete sizes ng desert taupe mula small hanggang large. Magmula pants, sweatpants, sweatshirt, tsaka hoodie. Complete sizes tayo. Mag-message lang kayo. Visit nyo na rin yung bago naming IG. Ano yung IG natin? _ flip apparel. Ano yun? FB o IG? IG. IG. Galing, galing, galing. Ito ibang. Pants na sige. Oak. Size small. So parang dadalawang colorway lang. Ay, hindi, may iron kanina colorway. So tatlong colorway lang. Na-open natin. Yan. Oak naman siya na size? Small. Small. Sweatpants din. So, ayun. Sa mamayahan tulad yung color nito. Tingin mo. Ano yung naaalala mong bagay na kasing kulay nito? Ako parang naaalala ko ano ba? Wala eh, parang ano eh. Color ano eh. Color puno. Yun lang naman, pinakita lang namin sa inyo bago namin syempre i-input. Tsaka syempre yung iba kasi mas active sa YouTube kaysa sa yung tinatamad talaga mag-browse sa FB tsaka IG natin.
marami rin ako naka-encounter na customer na ganyan na mag-chat sa amin na ganito ganyan pa send pictures. Sa mga tinatamad, ito na yung mga nanonood dyan. Desert taupe, ano pa yung color niyan? Oak, harvest, tsaka iron. Complete sizes tayo mula small, large, tsaka small, medium, tsaka large. Meron tayong sweatpants, sweatshirt, tsaka hoodie. So, ipopost namin lahat to. Gagawin namin siguro by today. May input, tsaka mapost namin sa bago naming IG. Ano ulit yun? _phenomenalflip. No. _flipapparels. ulit. Ano ulit yun yung IG natin, yung bagong gawa lang? _flipapparels. Ano yung aabangan nila dun? Tumingin ka sa aking mga mata. Ano aabangan nila doon? Yung mga merch. Yung mga merch, tsaka apparel, syempre. So, baka mag-post din kami ng mga ano. Kasi magkakaroon kami, sir, ng merch mismo ng Flip Phenomenal Soul. So, on the way na yan, pati yung stickers. So, ipupush natin yan. Kasi may mga na-encounter kami yung customer na bumibili sa amin. Siguro mga ilang beses na ako naka-encounter, siguro mga sa isang week, nakaka-limang customer ako naghahanap sa atin ng sticker kasi napapanood daw nila sa vlog na sinasabi natin na yung paparating tayong sticker. Huwag kayong mag-alala guys kasi meron tayong talagang parating na stickers on the way na yan. Kada bili nyo dito, kada purchase nyo, bibigyan namin kayong sticker. Huwag lang yung ano, isang sapatos sa 10 sticker, huwag naman ganon. Tapos ano pa ba? Makikita nyo rin siguro doon yung mga hindi namin medyo pinopost, yung mga bag, mga watches, ano pa ba, mga cups, lahat ipopost namin doon hanggat maaari para pag isang browse nyo lang, pag ayaw nyo na lang, kunyari nakakota na kayo sa sapatos, isang browse nyo lang doon sa IG page na yun, makikita nyo na lahat. So, para rin hindi tayo magiging mas organized yung pag-posting natin kasi doon sa isang page natin, nahihirapan sila mag-browse. Tsaka nakikita nila yung old post. So, para mas updated na rin. Yun talaga yung pinaka reason natin ba't tayo gumawa ng IG page na yun. Para rin mas maging madali para sa atin, mas maging madali para sa customers. So, win-win. So, sana follow nyo kami. Tsaka sa TikTok. Nakita ko may bagong post kayo ng TikTok ni Yawi. Oh. Ano yung TikTok natin? Sa ano, treasure yung tayong mga stuff. Oo. Nag-tik, hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun, guys. Napa-tiktok nila ako dito. Tapos, yun pala, yung TikTok account natin lalabas dito. Ano yung TikTok account natin? Phenomenal Soul. Yun, Phenomenal Soul lang naman. Tapos sa FBIG, Flip Phenomenal Soul. Mag-message lang kayo. Kami nang bahala dyan. Alam nyo na, walang iba. Hi guys, Carlo nga na naman pala. Andito naman tayo sa isang familiar place sa store natin. Papansin nyo, office to ni Boss Dane. And kaya tayo nandito kasi syempre may gagawin na naman tayong isang segment ng sneaker review. Matagal-tagal din tayong hindi na pag-sneaker review. Ang huli ko pang na-review na sapatos, kung hindi ako nagkakamali, ay yung Kobe 5-1 What If Undefeated Pack. So, ito kasi, di natin ito pwede palagpasin. Inaabangan ko talaga ito ngayon taon. Jordan 4 Military Black. Hindi ko alam kung na-miss nyo itong segment na ito, pero syempre, wala kayong magagawa. So, sa box pa lang guys, makikita nyo, Flight logo, tsaka Jumpman, red Jumpman logo sa gitna. Tapos, parang premium na talaga yung dating sa akin kahit hindi ko pa nakikita yung mismong pair.
Kumbaga sa box pa lang, alam mo na, parang premium na yung dating. Para siyang Oreo vibes. Jordan 4 Oreo vibes din. Tapos, pag binuksan mo, ayun o, makikita nyo. Nakuha niya rin yung tema na gusto iparating ng box. Na parang naka-Oreo din yung tema ng paper cover niya. And, kunin natin yung mismong pair. Gusto ko lang din pala mag-shoutout bago magsimula. Doon sa mga nagpa-steal and nagbenta sa atin ng Jordan 4 Military Black. Ayan, sa mga nanalo ng raffle na mga binenta sa atin. Shoutout sa inyo, hindi ko na kayo papangalanan. Basta maraming salamat, sana huwag kayong magsawa. Ito na tayo sa mismong pair. Kung mapapansin ko agad dito is parang umiikot lang sa tatlong color tong Jordan 4 Military Black na colorway. So, ang napansin ko is black, white, and gray lang talaga yung pinaka color niya. Tapos punta tayo dito sa toe guard, gray suede. Parang ito yung mga natira sa Jordan 1 High Bleach Coral. Kung mapapansin nyo, bago kasi ma-release tong Jordan 4 Military Black, nag-release mo na sila ng Jordan High Bleach Coral. And same din ata ng material yung ginamit dun sa may heel part. Kung hindi ako nagkakamali, i-bashin na lang ako. Gray suede din yung ginamit sa heel part. Tapos dito parang yung mga natira siguro doon, nilagay ng Nike dito. So shoutout sa inyo Nike. Pero maganda naman yung kinalabasan guys, don't get me wrong. Talagang napakasimple ng pair. Kung gaano siya kalinis, tsaka kung gaano siya kasimple, ganun din yung kinalabasan ng pair, napakaganda din. So size 9 to, personal pair ko to. Shoutout Boston, baka naman. De, pero real talk, isa to sa mga pinaka-inaabangan ko this year ng mga release. Kasi wala pa rin ako masyadong Jordan 4. Meron akong Jordan 1, Jordan 3 na ginagamit ko lagi kung nakikita nyo sa videos, sa Yeezys. Pero sa 4, wala ako masyado. As in talaga. Kung nagkaroon ako dati. Pero hindi ko alam kung legit or fake yun. Pero nabenta ko na rin yun. Tapos, punta tayo dito. Balik tayo sa mismong pair. Sa leather nyo, nakakatuwa lang. Kasi yung ginamit na tumbled leather dito guys, parang premium talaga. Although mabigat siya, mas okay na yun kesa magaan, pero madaling masira. Siyempre, gagamitin mo siya daily use. Hindi naman ako yung katulad ng ibang collector na dinidisplay lang. Siyempre, pag ganito, siguro pag hindi ko talaga kaya i-display lang sa bahay, parang gagamitin at gagamitin ko lang. So, siguro pag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng personal pair natin. Kung mga sa mga nagtatanong cup or drop, definitely a cup to guys. So, ayun. Gray suede toe guard, white toe box, tapos dito naman, white net, tapos black sa underline, white flat laces, tapos waffle kasi tawag ko dito guys. Shoutout sa mga collector dyan, tsaka sa mga nagre-resell kung pinapalitan nyo rin ng pangalan yung mga parts ng sapatos nyo. Pero ang tawag ko dito, black waffle, pero ang tawag dito talaga eyelets. Black eyelets, tapos sa may panel naman, white din, tapos black yung underline, tapos gray na wings. Ayan, tapos sa tang, ito yung mga isa pa sa mga nagustuhan ko sa Jordan 4. Ang laki ng logo. Ayan o. Parang pag unang tingin mo talaga. Ayan o. Ayan. Black Jumpman logo sa tang, tapos parang gray yung stitching niya, hindi lang halata masyado. Gray yung flight stitching. Tapos, white din yung tang, tapos gray din yung pinaka-patch. Tapos pagdating naman dito sa likod ng tang, ayan, inverted Air Jordan yung nakalagay. Tapos punta tayo sa heel part, black din yun sa may heel, tapos white Jumpman logo. Sabi ko nga sa inyo guys, umiikot lang talaga to sa tatlong color, gray, white, and black. Pagdating naman sa sole, gray dito sa may forefoot, tapos black and white. Tapos ito pa nagustuhan ko sa Jordan 4. Nilagay talaga nila yung Jordan dito. So parang pag nakatapa ka ng sementong basa, talagang alam mo Jordan yung gamit mong sapatos. Tapos ito pa, kung hindi nyo papapansin, siguro ginawa talaga to ng Nike para hindi madulas yung nagsusuot. So hindi talaga siya flat guys, totally flat. Meron ditong mas nakaangat na part. So siguro para hindi talaga iwas slid talaga to sa gumagamit. Tapos sa loob naman, sa insole, hindi ko na siya tatanggalin guys. Pero white Jumpman logo lang naman yung may kita nyo dyan. Tapos black yung overall. Para sa akin talaga guys, cup to. May mga time na
bukod pa doon, parang napansin ko, mas maganda yung laro nung recently, mas maganda yung laro ng Jordan 4 kaysa sa Jordan 1 sa market. Although hindi mo siya talaga pwede totally i-compare kasi napakadami talagang lumalabas na colorway ng Jordan 1 ngayon, mas low or high. So kasi sa Jordan 4 minsan lang sila maglabas. So siguro dahil na rin dun kaya mas magiging maganda yung laro ng Jordan 4 sa market compare sa mga Jordan 1 na kasabayan niya ngayon. Tsaka safe talaga mag-invest sa mga ganitong color, guys. Sasabihin ko na sa inyo. Ang pinaka sa mga napapansin ko kasi ang umiikot lang naman talaga sa yan ng mga colorway is black, red, and white. Pero dito, napalitan lang yung red ng gray. Safe pa rin talaga siya. So, kung tinatanong niyo ako, guys, kung sa mga hindi sa mga nagtatanong or sa mga gustong makalam, safe mag-invest. Mas safe mag-invest sa mga ganitong colorway. Mga simple lang, pero ang lakas ng dating. Ayan. Ganda talaga, guys. Ayan. Comment down below kung nagustuhan nyo tong segment na to. Tsaka, comment down below na rin kung para sa inyo, cap or drop tong colorway na to na Jordan 4. Pero sa akin, personally, cap to. Tsaka, sabi ko nga sa inyo, nakalugog-lugog, bibili tayo ng personal pair natin. Pero, priorities over flex style. Kaya, yun. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told ya I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mac.